po, Doc. Morning. Doc, magtatanong lang po bilang doktor, kasi hindi rin namin alam to, kailangan doktor lang din ang pwedeng magsabi na gano'n pa po ba katagal na ma-decompose yung isang tao o maiwan na lang yung buto from day one na siya ay mamatay, Doc, yung hindi po lalagyan ng gamot, walang formalin, nakabilad lang kung saan. Halimbawa po sa isang tao, doktor. Decomposition usually starts in 24 to 72 hours. Mm-hmm. Pero yung tanong nyo po kung gano'ng katagal bago maging yung tipong lang, no? Mm-hmm. Po ba yung tanong nyo na parang kalansay na lang? Oo, kalansay na lang ang makikita. Halimbawa? Matagal-tagal po yun. Matagal-tagal po yun. Mga tatlo. Halimbawa po, day one, wala pong formalin yung katawan, naiwan lang doon. Kabilad lang. Init ulan. So, mga 3 weeks, 2 weeks. Sa... Mag-umpisa siguro, mga 3 weeks. Pero yun nga, depende po yun sa, ano, sa surrounding. Sa surrounding, oo. Matagal-tagal po yan, mga months po yan. Kuminsan, abutin pa ng taunan yan bago talagang makompleto yung sabing decomposition. Kalansay na lang talaga. Ang maiiwan. Oo, so matagal-tagal. Halimbawa po, may mga aso doon, may mga bayawak na pinakialaman yung katawan ng isang tao na naiwan doon. At aso. Oo. Pati mga ibang hayop. Hayop po. So pwede nilang ubusin yung laman at maiwan na lang yung buto. Ay, mas mabilis po kasi pagka gano'n ang mabilis po yun. Okay. Although hindi naman po days, kundi siguro mga 10 buwan siguro. 10 buwan, hindi naman yung paubos talag yun eh. Oh, kahit papano may maiiwan doon sa, yes po, doon sa ano, sa nalaman, doon sa halimbawa ay daliri. Halimbawa ay sa buto. May maiiwan. Pero kung mga 2 months, 3 months, yan, maano talaga na talagang buto na lang. Opo, kasi lalo na kung ano eh, hindi baon, no? Hindi na nabalot, no? Nakabilad lang. Kasi siyempre pag binilad mo yan, yun, tama yun. Ulan init. Parang binain mo yun, no? Oo. Pero kung halimbawa, Doc, mga 3 weeks lang, may maiiwan pa siya, no? Kahit pa paano? May amoy pa. May amoy pa po yun. May amoy pa, o? May laman. May amoy pa yun. Opo, may makita. Hindi naman yun mauubos. Kahit sabihin natin kinain na ng aso o ng bayawak o ng ano, yung mga daliri, hindi may kahit pa paano may nakasingit pang laman yan eh. Opo, may mga pero dun sa yung mga nakadikit-dikit na buto, meron pa. So Doc, yung hindi na makilala, halimbawa hindi ka na makilala dahil buto na lang, ano yung pwedeng pagkakakilala ng isang kalansay ng tao para makilala na siya talaga yon? Sa ngipin? Sa buhok? Sa ngipin, yan po. DNA pinaka ano doon. DNA. DNA. Yung fingernails, kuko, di ba, Doc? Apo. Yung kuko kasi yung features pa, di ba, kasi titingnan mo yung ano. May mga eksperto po kasi tayo sa ganyan eh. Forensic, o. Forensic, tama po. Forensic, o. Oo, pero kung halimbawa, base doon sa forensic test, no, o DNA, i-identify talaga through records na nagsasabi na itong ngipin na to, ngipin talaga ng tao na nawawala. That's the time ma-establish natin by documents na siya talaga yon, ang may-ari ng kalansay na yon. Tama po DNA. Oo. Okay, so pag halimbawa, ito nga, sabi niyo 3 weeks o 1 month, kahit pa paano may maiiwan pang laman doon sa buto. Yes po, tama. Alright, sige. Doc, salamat po sa impormasyon. Opo, welcome po. Thank you si Dr. Rick Panganiban.